likes. This is Moss Acoustica. Don't forget to like and subscribe. Yes. Oh no. Magiging kabatid na din ang yung chicken in asal Ilonggo style, mga kabags. At meron tayong anong tawag sa Tagalog ito? Ampalaya. Ampalaya. Oh, tutuloy din natin ito. Okay, kasi masarap ito sa ano. Masarap ito. Pinaris natin sa ating chicken in asal. At siyempre meron tayong labanos. Wala nga lang tayong mustasa. Meron tayong labanos. Ikikilaw natin yan. Ikikilaw natin yung labanos na yan. Ilonggo style pa rin, mga kabags. So, tara na. Tilayin natin. Siya nga pala, mga kabags, ito na yung main ingredients natin sa ating chicken and asal. Ito yung gagamitin natin, yung drumstick ng manok. Meron tayong pamintang buo. Meron tayong luya. Meron tayong bawang. Meron tayong bitsin. At siyempre yung asin, di mawala yan. Meron tayong tuyo. Ayan, yung ginagamit natin yung silver swan kasi masarap yan. At yung pinakahuli, meron tayong suka na talagang galing sa niyog ito. Binigar talaga, yung native binigar yung ginagamit namin kasi nga masyadong masarap yan, maasim yan. So yun ang ititimpla natin dito sa chicken and asal. Meron tayong labanos, yung gagawin natin, ikilaw natin ito, mga kabags. Yung ingredients niya, simple lang. Meron tayong kamatis, yung hindi hinog, yung talagang tamang-tama lang, yung hindi hinog kasi masarap yan, crispy yan. At saka meron tayong sibuyas, bumbay, o onions. Masarap talaga yan, yung onions na yan, kapag fresh na fresh yung ating labanos. So ikikilaw natin mamaya yun. Yun ang ingredients niya. Yung kamatis, yung onions, at saka yung suka natin na native, no? At saka meron tayong ampalaya. Yung gagawin natin dyan, igigisa lang natin yan sa bawang at saka sa itlog, mga kabarga. Yan, masarap yan. At talaga napakasarap yan para iparis dito sa ating native Ilonggo style chicken in asal. Ayos, mga kabag. So, umpisa na natin at itirahin. Pasensya na kayo masyadong maingay kasi nga nandito tayo sa gilid ng daan. Ayan yung daan, oh. Patita mo yung daan, eh. At saka yung nitsong anong daan. Ayan, mga kabag. So, umpisa na natin kung pagluluto ng Ilonggo style chicken and asal. Tara na, mga kabag. Ito yung luya, mga kabags.
Siya nga pala mga kabayes, nakalimutan ko kanina yung kalamansi. Meron pa palang kalamansi yan. Para mas masarap. Lagyan natin ng maraming paminta kasi mas masarap kapag maraming paminta. Ubusin na natin. Ayan, oh. Ako, sarap niyan. Haluin na natin mga kabags. Masarap yan kapag maraming paminta talaga, oh. Sinasabi ko sa inyo mga kabags. Lagyan natin ng kaunting tuyo. Yung tamang-tama lang talaga. At saka yung native vinegar natin. Ito na yung mga kabatch, yung sikrito dyan. Ayan, akong sarap. Tama lang. Lagay na rin natin yung bitsin natin. At saka yung asin natin, yung tamang-tama lang sa ating panglasa. Ayan, oh. Gusto nyo damihan para mawasak yung kidney nyo, pwede rin. Haluin na natin mga kabay. Sigurado natin na malinis ang ating mga kamay. Kagaya ko, ang linis ng kamay ko talaga. Oh. Katatanim ko lang. Masyadong maingay dito mga kabay. Kasi nandito tayo sa kilid ng daan. Maraming mga istorbo na mga sasakyan. Oh. Pero mas maganda yan kasi dito tayo nagluluto sa gilid ng daan. So maganda yan. Ayan. At bababad na natin yan for 30 minutes mga kabags. Dagdagan natin yung dagdagan natin ng kunting tuyo mga kabags. Ayan. Ako, sarap nito. Ayan o. Oh. So, ngayon, ito na yung ating Ilunggo style chicken nasal mga kabags. Ibababad na natin ng 30 minutes yan dyan bago natin tuhugin ng ating barbecue stick, no, yung bamboo stick natin. So 30 minutes para manuot yung lasa talaga ng itinimpla natin mga kabags. So hayaan natin ng 30 minutes dyan muna, okay? Ito na mga kabags, yung habang hinihintay natin yung binabad natin na chicken na nasal for 30 minutes. Ito na muna titirahin natin yung labanos na ikikilaw natin. So ganito lang yung paghiwa niyan mga kabags. Nipisan nyo lang, oh. Ganyan lang, oh. Ganyan lang kasimple talaga, oh. Kung gusto nyo na nagmamadali kayo, pwede rin na pati daliri nyo, iwain nyo na rin. Para mas maganda, di ba? Ayan, ganyan lang. Oh. At saka yung maganda dito mga kabags, yung ginagamit namin na kutsilyo, talagang ancient na ito. Eh. Pinaglumaan na talaga, tingnan nyo, gaganda. Oh. Ayan, yung isa, pakita mo pa na rin isa. Ayan, yung mga kutsilyo ng mga Ilunggo, talagang maganda, no? Ayan mga kabags, at tapos sa nating hiwain yung ating labanos. So ito yung processing para mawala yung ano niya, yung pait. Lagyan natin ng asin. Ayan. At saka suka. Ito yung suka, oh. Ibababad natin yan dyan. Saka natin pigain mamaya. Ayan. So ibababad muna natin dyan, hayaan natin ng mga 10 minutes. Ayan. Okay.
Ito na mga kabikes, after 10 minutes, pipigain na natin yung ating labanos. Yung kanina yung binabat natin. Ayan. Ayan, at dagdagan na rin natin ang siling mahaba kasi yan, wala na tayong siling mahaba, so isa na lang ang siling mahaba natin, pero okay na rin yan, tamang tama lang yung anghang niya. So yung labanos na napigaan natin, ilalagay na natin dyan. Ayan mga kabarks, ganito lang kasimple magkilaw ng labanos mga kabikes. Ilonggos tayo, so ilagay natin yung ating kamatis. Ayan, pagkatapos yung ating sibuyas. Ayan, at saka yung ating siling mahaba. Ayan mga kabikes, maglagay tayo ng kaunting asin para lumasa yung ating labanos. Kunti lang. Yung tamang-tama lang. Yan. Pagkatapos, yung pinali natin ay ang ating native na suka. Ayan, usuka na galing sa nyug. Ayan, okay na yan mga kabags. Tamang-tama na yan. Yan lang, ibababad natin yan. Nababad na natin kanina, so masarap na to. So hayaan na natin yan dyan, kapag kinain natin saka natin haluin para masarap. At ito na ang ating finished product ng ating kinilaw na labanos Ilonggo style mga kabikes. Pagkatapos nating gumawa ng ating ayun o yung ating kinilaw na labanos, ito naman yung titirahin natin, yung ating ampalaya. Ayan, ganyan lang yung paggawa niyan mga kabikes, oh. Kailangan natin mga kabikes, yung kailangan natin ay yung kutsara lamang. Ayan, oh, ganyan lang, oh. Very simple mga kabikes. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan, fresh na fresh yung apalaya natin. Parang tatlong buwan na sa market ito. Grabe nga, kamot ba daw? Nagalayuan na pala. Ayan mga kabikes, at pinagtutulong-tulungan namin yung paghiwa ng ampalaya para mabilis. Yung pinakamabilis talaga itong si Alog, oh. Ang galing maghiwa. Mahilig sa hiwa, mga kabikes. Ayan mga kabikes, pagkatapos nating hiwain yung ampalaya, yung sikreto dyan para mawala yung kanyang alat ay asin. Ayan, lagyan natin ng asin. Ayan mga kabikes, ito yung sikreto para mawala yung ano niya, yung alat niya, yung asin niya.
yung asin at saka natin i-pigain, no? Pigain na natin. Piga lang mga kabikes. Kaya na yung ano, nagtutubig na siya, oh. Ito na yung ano niya, yung alat niya, yung asin niya. Pagkatapos, saka natin nilalagay sa malinis na tubig. Ayan, oh. Ayan, mga kabags. Ayan na, no? At saka natin pigain uli sa malinis na tubig. Nakong sarap nito. At saka natin ihahango ulit sa tubig at ilalagay natin sa ayan, dito. Pigayin natin. Ayan mga kabay, sa trading ready na yan na igisa natin sa itlog. Napakasarap niyan mga kabay. At ang titira niyan ay si Baby Love. Ingredient sa mga kabark, yung itlog, yung bawang, at saka yung sibuyas natin. Ganyan na kasimple yung paggawa ng binisang ampalaya na may itlog. Awan lang ba yun? Birthday ba ni Pipa? Ano? 4.30 ang kagawon ko doon. Mga kabags, yung nilalagay namin yung mantika ng manok at saka yung butter. Ayan, ayan ang igisa natin. Sarap yan. Ang sarap ng amoy mga kabags. Naku, nakakagigil. Serenere talagang takam na takam na mga kabags. So, habang si Alog naman, ayun, at ang dami niyang litson manok. Oo, medyo malamig siya. Ayan mga kabags, at medyo luto na ang ating ampalaya. Saka natin ilalagay yung ating itlog. Ayan. Ayan, at luto na ang ating binisang ampalaya na maitlog. So, mga kabikes, yung menu natin, ito na yung ampalaya kanina, oh. Nakong sarap. Ayan, yung ginisang ampalaya na may itlog at saka yung ating
kinilaw na labanos. Ayan, ako, ang sarap talaga niyan. Ngayon naman, mga kabikes, tirayin natin yung ating chicken inasal in lungo style. Ito yung simpleng hapuna namin ngayon, mga kabikes. Kasama ko si Bibilab at saka yung nagkakamera sa akin, si Rainier the Great. Okay, so ito yung titirayan namin, yung ginisang palaya ng itlog, yung kinilaw na labanos at yung ating Ilunggo style chicken inasal. Bago natin ihawin yung Ilunggo style chicken inasal natin ay mahaplosan natin ang pagmamahal yung chicken oil natin. Ito yung chicken oil, oh. Ayan. Ako, ang sarap nito, oh. Ganyan lang yung paggawa niyan, mga kabikes. At saka natin iihaw. Iyan, sapot-sapot nila ginagawa. Sa mga bata, sa mga amiga. Grabing mino ni Toto Alogo. Wow! Sunday! Oh, grabe, oh. Grabe, Toto Rinero, grabing mino, ma, oh. Hindi mo na makita. Sulit! Eh? May ginisang ampalaya nga maitlog. May kinilaw nga rabanos. Wapulog. May dako nga paas ang pabo, kag, wow, may chicken inasal. Mo pa namit. Toto Alog, bo, grabe, Toto Alog ka namit siyang mino ni Toto Alog, oh. Puwerte nga minyo. Amo niya ang magluto si Toto Alog. Ya, crab and coin ni Logay, no? Namit pa. Pabo. Pana. Hi, Toto Alog! Hello! Ayan, at ubos na ang ating lechon manok. Ang bilis talaga maubos, no? Mga 20 na piraso ito. Yung naiwan, ilan yun, no? Naiwan? 5 yung nabili. Mga 15 na piraso ang nabili kanina. Ayos na yan sa ganitong araw ng Linggo. At yung
leader ng pagtimpla ng masarap na kari, kaslits o manok. Eh, walang iba kundi si Tuto Alonggo. Ay, naku, ang sarap talaga ng kanyang manok, oh. Yung mga suki, pabalik-balik palagi. At syempre naman, kasama ko si Tuto Rinier. Hello, Tuto Rinier. Hi. At saka si Baby Love. Hi, Baby Love. Ayan. At ito na yung aming menu, mga kabikes. Naku, ang sarap, oh. Ito na yung hapunan namin ngayon. Ang simpleng hapunan. Yung chicken na nasa Ilunggo style natin. Yung ating ginisang palaya na may itlog. At saka yung ating kinilaw na labanos. Ayan. Naku, ang sarap niya, no? Ayos, mga kabikes. Mga kabikes, okay na to. Yung okay na yung ating chicken and asal Ilunggo style, mga kabikes. Luto na to. Ayos, no? So, ito na yun yung menu natin. Ito na yung masarap na puna namin. Kasama si Baby Lab, si Tuto Alok, at saka si Rinier. Ayan, si Tuto Alok, oh. So, maraming salamat, mga kabikes. Thank you for watching. Basta sinasabi ko sa inyo, don't forget to like and subscribe. Click the notification bell at mag-iwan na rin kayo ng comment sa aking comment box, mga kabikes, ha? Okay? I love you all. This is Mols Acoustic Ka. Don't forget to like and subscribe! Yes! Thank you.